Hello guys, good morning. Welcome to my channel, Judith Lawang Vlogs. At samahan niyo ako mag-almusal ngayon. Katatapos ko lang mag-zumba, kaya ganito yung attire ko. So, pagkatapos kong almusal ngayon, maliligo na ulit. So, bago ang lahat, ay mag-almusal muna ako kasi may trabaho ako after nitong almusal ko. Ay, almusal at maliligo. So, ito guys, ang aking almusal ngayon. So, pagbibigyan ko yung sarili ko dahil sa totoo lang ay gutom mats ako ngayon. Ito, Napoletana siyang chocolate and orange juice na fresh at saka ganito talaga ako mag-almusal. 1 cup of coffee. Yung coffee ko ay isang tasa talagang malaki. So ito guys, yung almusal ko. So ang inaalmusal ko talaga everyday, toast bread siya na integral. Andito siya guys, nasaan na ba ito? So, ito guys, yung pan na integral. So, ito siya. So, paminsan-minsan, nag-aalmusal din ako ng ito. Yung siya, Napoletana, ang tawag dito sa amin, Napoletana chocolate. So medyo bawal sa akin to, pero paminsan-minsan pagbibigyan ko yung sarili ko. Kasi pagod ako ngayon, so ito, kakain talaga ako sa totoo lang. So bukas na ako mag-toast bread ng integral. Ganito ako tuwing umaga, pagising ko, magsusumba or kahit anong klaseng workout. Nag-exercise talaga ako. So, hindi man araw-araw, pero sa isang linggo, nakaka-tatlo or apat ako. Magsumba or exercise. Dahil sa totoo lang, masarap naman talagang pakiramdam pag nag-exercise tayo. So, maganda talaga sa totoo lang. Maganda sa katawan. At kailangan i-maintain natin dahil lalo na pag nagkakaedad. So, ako, mag-48 na ako sa sa birthday ko sa October, this coming October 5. So, tingnan nyo, ganito ako kalakas. Malakas talaga. Kasi nami-maintain ko yung pag-exercise ko, pag-susumba ko. Hindi man ako magaling sumayaw. Pero, ang importante, kumikilos, gumagalaw, at yung pinapawisan tayo. Kasi, dito sa Europe, dahil malamig, hindi tayo pinapawisan. So, kailangan talagang mag-workout, mag-exercise. Kasi yung trabaho natin, katulad ko, trabaho ko sa restaurant, hindi daw yung sufficiente na sinasabi ko dati na exercise ko na yon. So, kailangan talaga mag-exercise, yung relax tayo, na nakapokus tayo, na nag-exercise tayo. So, ganun guys. Dahil dati, sa totoo lang, 80 kilos ako guys. So, 4 years ko na itong ginagawa.
yung pag ano, pag pag-gym, Zumba, any workout ang ginagawa ko. So maganda talaga sa katawan. So nakikita talaga yung ano, yung result. O tingnan nyo guys. Maskulado. So dapat ganito talaga sa totoo lang challenge sa mga mamis na kailangan natin talagang mag-exercise. Hindi man araw-araw, pero sa isang linggo dapat mga 3 to 4 times tayo nagwo-workout para kahit kumain man tayo ng kumain. So, okay lang pa dahil pinapawisan tayo, nabuborn pa rin siya. So, ganun guys. Dati tamad na tamad ako mag-ano eh, mag-exercise. Mag-sumba. Or hindi ko naiisip na mag-gym. Pero sa totoo lang, nung mataba ako, nung nag-itikilos ako, ang hirap talaga, ang hirap maglakad, ang hirap mag-ano. Parang ako nahirapan ako huminga kasi may sakit din ako sa puso. So, kailangan ko talaga to. Tapos, nung naramdaman ko na ganun ako, naisip ko talaga mag-gym at mag-diet talaga. Importante mag-diet din, disiplina sa pagkain. Ganun. Ako sa gabi, nagsasalad na lang din ako eh. Salad or nagyo-yogurt ako or ang tawag nito, yung Quaker oats, yun, kinakain ko. O kaya, depende, paiba-iba. Hindi araw-araw ganun ginagawa ko sa gabi, sa hapunan. So, minsan, toast bread, ganun. So, kailangan guys talagang alagaan natin yung sarili natin kasi para mas healthy tayo at tumagal yung mga buhay natin, guys. Tsaka, yun, yung lunch ko naman ay sa isang linggo, kumakain ako ng rice, pero integral rice din yung kanin ko. At saka, yung pinaparis ko doon ay filet na manok, yung walang balat, so, or beef. Yung karning baboy, hindi ako masyado kumakain noon. Basta, yung kinakain ko, more yung gulay. Gulay tsaka isda, ganun. Pero sa totoo lang guys, masarap talaga kumain ang kumain. Pero sa experience ko, hindi talaga dapat. So, paminsan-minsan, pwede tayong kumain ang gusto natin. Pero yung everyday na dati kong ginagawa, hindi na talaga. At saka, yung soft drinks pala, bawal na bawal talaga yan. Dahil dyan ako tumaba eh. Dahil dati, hindi rin ako makakain na ano. Parang hindi ba ako kontenta, hindi ako masaya pag walang soft drinks. So, isa pala yun sa mabilis na nagpapayat sa akin dahil winala ko yung soft drinks at saka yung mga ano ba yun? Mga chicheria. Dahil mahilig din dati ako. Mga chocolate. Kumakain ako pero yung black chocolate. So, okay lang yun. Pero soft drinks talaga winala ko. Kaya, ito. Diet lang guys. At saka, ano, exercise, diet, disiplina sa sarili sa pagkain. So, madali tayong pumayat. At saka, prutas din. Yung prutas ko naman, madalas kong kinakain kiwi. Kasi,
barato dito sa Spain. Mura lang. Orange juice. Ay, orange pala. Yun, orange juice, ininom ko sa umaga. Ayun, saging. Yun, yung mga kinakain kong prutas. Pinya, masarap yung pinya, mas nakakaano talaga, masarap talaga ang pinya pag sa mga nagda-diet. Yun. Manzanas, green apple. Basta pa iba-iba para hindi tayo magsawa. Ubos ko na guys, oh. Uting talaga yun, oh. Pero okay lang. Sunday naman eh, so mula bukas Monday, back to normal na naman yung breakfast ko. So, pero pag nagbe-breakfast ako, hindi talaga sa akin mawawala yung black coffee. So, yung black coffee ko ay descafeinated. So, descafeinado ang tawag dito. So, yun ang kinakape ko. Hindi siya strong, hindi siya matapang. So, ano. Minsan, naglalagay ako ng gatas. Yung gatas ko, yung non-fat. Yung tawag dito sa amin, disnatada, walang lasa. Pero minsan, nagsasawa ako, parang mas gusto ko yung black coffee. So, paminsan-minsan din. Tapos mamaya, yung pasok ko sa restaurant ay 12:30. So, ang kain ko nito mamaya is 5. Ano na, late na. Pero okay lang kasi ngayon, 11 na. Ang almusal ko, late din yung almusal ko. So, okay lang yung lunch ko mamaya. 5 o'clock dito na ako sa bahay. So, dito na ako magla-lunch. So, kaya yung dinner ko niyan, super late din. Kaya iinom na lang siguro ako ng gatas na non-fat. Kasi super late talaga. Pero it's okay kasi nagsumba ako ngayon. Pero okay lang. Hindi naman ako, ano, pag bago mag-5 at nagugutom ako sa restaurant sa trabaho ko, naglalaga ako ng itlog. So, itlog, nilagang itlog, isa, kumakain ako. Minsan, dalawa, pag gutom na talaga ako. So, dalawa. So, okay lang yun. Hindi naman ako kumakain ng fried. Mas okay yung boiled egg, yung nilaga, kaysa yung fried egg. So, mas healthy yung ano nilaga. Ganun guys. Ilang ano na ito, okay. Okay guys. Hanggang dito na lang yung video ko. Thank you for watching and please subscribe to my channel, Judith Lawang Vlogs. And thank you sa panonood nyo sa mga videos ko. Sana po hindi kayo magsawa. Thank you. Bye-bye. Until next video.